do's and don'ts po when you're traveling to Philippines and what you need to do when you're traveling to Philippines or travel man po or tourist. First step po is you need to register sa ano po onehealthpass.com. Then register, click the register, and then you have to fill up po yung mga personal information nyo po, contact details, company details, tsaka yung ano po, i-ready nyo po yung vaccination card, report, and your ano po, negative COVID test result. I-ready nyo po yun, and then you have to upload po sa onehealthpass.com. And then lastly is i-click nyo po yung submit. Then po, either i-screenshot nyo po sa mobile nyo and or i-print out po. Para sa akin po, in my opinion, maganda po yung print out. Then, pati yung vaccination card, PCR test report, pwede nyo pong i-print out. Mas maganda po print out po lahat po ng documents nyo required. Para yun na lang po ibibigay nyo po sa immigration or sa pag-check-in po o pagdating nyo po sa Pilipinas po. Pagdating po sa Pilipinas, ihingan po lahat po ng mga documents po ngayon. One health pass, your vaccination card, tsaka po yung PCR test report. Sa Philippine Airlines naman po, pagka yun, doon po kayo nag-book, strictly follow the rules po pagdating po sa mga baggage. Ano po sila, pagka ang nakalagay po sa ticket nyo is 2 pieces allowed, 2 pieces allowed lang po ang iti-check-in nila, hindi po pwede yung tatlo. Kaya make sure po gamitin nyo po yung bagay, yung luggage na medyo malaki, yung kaso po yung 23 kilos, kasi sayang naman po yung space, sayang naman po yung 23 kilos, kasi yung sa akin po, sa in my case, maliit po yung pangalawa kong luggage, yung sa malaki, yung sa maliit, so sana pinalakihan ko na rin po yung isa kong luggage, kasi sayang naman po yung 23 kilos each. So, ayun po, follow the rules lang po pagdating sa baggage. Pero hand carry naman po is up to 10 kilos po ang allowed nila sa Philippine Airlines. And before landing po sa Philippine Airport, madami po sila bibigay mga forms po para pilapan po natin. So, you need to fill up po lahat kaagad para pagdating po sa airport, mabilis po kayong makapasok. Kasi po lahat po yan ng mga documents na dala nyo is i-verify po nilang lahat. I-authenticate po nilang lahat. And then, ang sabi po nila, pagka incomplete po yung vaccination nyo, magpo-fall po kayo under 7 days quarantine. Pero pag complete naman po, first dose and second dose vaccination, magpo-fall po kayo under 5 days quarantine naman po. Ulitin ko po ulit, incomplete or unvaccinated, magpo-fall po kayo under 7 days quarantine, and po yung mga vaccinated na po under 5 days quarantine po. Tsaka po pala, ang sabi po nila is upon arrival po sa Pilipinas, mag-start na po yung quarantine na po. So, sa akin po, sa case ko, dumating po ako sa Pilipinas, arrival date ko po is December 9, so, no, sorry, December 10. December 10, arrival date. So, mag-start po ako ng 10, 11, 12, 13, 14. So, fifth day ko po is 14. So, kukuha na po nila ako ng swab test sa 14 morning, and hopefully within 24 hours or 48 hours ilalabas na po yung result. If the result is negative po, you can ano po, pwede na po umuwi. May mga region po kasi sila na sinabi na sa akin po, taga Pampanga po ako, pwede na po akong diretso magpasundo sa family ko. Pero sa ibang lugar po, kung malalayo po mga lugar, magco-coordinate lang po kayo sa OWA para po sabihan po sila na
saan po kayo uuwi, sila na po mag-a-arrange po ng transport nyo po, baka hatid po kayo sa may ano po silang ano yung tawag doon, sila na po mag-a-arrange kung paano po kayo hatid, pero hindi po sa exactly sa bahay nyo. Basta yun po, mag-coordinate lang po kayo sa OWA. Sila na pong bahala. Sila na pong bahala mag-assist po sa inyo. Meron din po mga lugar po na ano, medyo stricto po. Kailangan po makipag-coordinate po sa mga LGUs. Depende po sa sa cases po siguro. So, sabi na magpag-coordinate lang po sa OWA. Lahat naman po, sasabihin po nila yung details po sa inyo. Salamat po sa panonood po. Salamat po sa pakikinig sa inyong lahat. And God bless po. Thank you. Gusto ko na po mag-add ng info regarding po sa requirements before traveling to Philippines. Siyempre po, need nyo po magpa-swab test within 72 hours prior to your flight. For example po sa case ko, December 9 po ang flight ko. So, December 7 po ako nagpa-swab test ng gabi. And the next day naman po lumabas ng early morning po, mga 6 a.m. po yun. Lumabas po yung result ng RT-PCR test. And then po, pag lumabas na po yung result, i-print nyo po yung mismong report or i-save nyo po yun. Tapos, pwede na po kayo register po sa onehealthpass.com. Yun po, ilagay nyo lang po lang yung mga personal information, tsaka yung flight details nyo doon, tsaka nyo po i-upload ang result po ng RT-PCR test nyo po, tsaka yung vaccination card nyo po, i-upload po doon sa onehealthpass.com and then submit. Tapos lalabas na po yung QR code. I-screenshot nyo po or i-print out nyo po. Pero mas para sa akin po, mas maganda po yung print out kasi mas mabilis po yung ibigay na lang po yung papers pagka check-in po and sa Philippine Immigration po. Dagdag ko na rin po, pagdating po sa mga tourist visa, lahat po ay gagastusin po ng tourist. Hindi po kagaya ng OFW, lahat po yun ay libre. Free po yun, bayad po ng government natin. And tsaka sa flight details po, lagi nyo pong mag-ask po lagi ng flight details. Minsan po nada-divert po yung mga flights natin. Sa case ko po na divert po from Manila to Subic. Sa akin po, advantage po yung kasi taga Pampanga naman po ako. Yung iba lang po, medyo malayo po sila. So, don't worry po, ang OWA naman po is mag-a-arrange po ng transport po. So, makipag-coordinate na lang daw po sa OWA. So, sa case ko, magpapasundo na lang po ako kasi total malapit lang po ako sa Pampanga. From Subic to Pampanga. Ilang oras na po yung biyahe ko. So far, yun lang po. Thank you. Salamat po. God bless.